Sir Paul, ako po si Bennedict. Kwento ko lang po yung karanasan ko tungkol sa aswang. Pabati na lang po muna sa asawa kong si Geraldine. 1997 po ito nangyari sa isang barangay sa Balanga Bataan. Buntis po ang ate ko noon at sa tito ko dun kami nakatira. Kasi may business kami ng ate ko sa Bataan na kaming dalawa ang nag-handle at ang nanay ko naman sa Batangas nakadestino. Isang gabi po, habang nagiinom po ang tito ko, kasama ang napapabalita ang aswang sa bahay na yun, biglang nangamoy malansa. Tapos, biglang pumasok sa loob ang tito ko at sinabing maganda kayo ng bawang at asin. Kasi nawawala yung pinagdududahan nilang aswang sa inuman nila. Kami naman ang ate ko at ng dalawa kong pinsan ay nagsiksikan sa isang sulok ng papag kasama ang tita namin. Yung isang pinsan ko na mas matanda sa amin, kumuha ng bawang sa kusina at dinurog ito. Nga pala Sir Paul, 10 years old pa lang ako nito. Pero tantantanda ko pa ang nangyari. So yun na nga, inutusan ako ng tita na kunin yung itim na damit sa kwarto ko. At nung nasa kwarto na ako, may narinig akong singot ng baboy sa labas ng bahay. And then, pagsilip ko sa bintana, nakita ko na may itim na baboy sa labas. Sabi ko sa tita ko, "Ta, yung baboy niyo nakawala." Sabi naman ng tita ko, "Wala kaming baboy. Oo, ang mga kapitbahay natin, wala ding baboy." Siyempre, natakot ako at nagtatakbo palabas ng kwarto. Tapos nun, naghagis kami ng asin at bawang sa mga pinto at bintana. Pero bago yun, pinagmumura muna ng tita ko kung ano man yung nilalang na nasa labas ng bahay. Tapos, unti-unti nang nawala yung malansang amoy na di ko mawari kung saan nagmula. At mula nun, umuwi na lang kami ng Manila at pinahandle na lang kay nanay ko yung business namin sa Bataan. Sobrang natakot kami nun, Sir Paul. Sobrang fan niyo po kami ng asawa ko, Sir Paul. Hanggang dito na lang po. God bless po at kayo na pong bahala mag-ayos ng kwento. Nasa work kasi ako habang sinusulat ko to. More power po sa channel nyo. Subscriber nyo po ako Sir Paul at lahat ng videos nyo ay inaabangan ko. Bawat notification na dumating sa phone ko ay agad ko yung binubuksan. Excited for a new story. Dami nyong vlogger sa YouTube patungkol sa horror stories, mapa-fiction man o true story. But I really like the way you deliver your stories. And I hope you won't mind if magsishare din ako ng story ko po. At sana may ere mo rin soon. Tawagin niyo ako sa pangalang Joy. 30 anyos, isang OFW sa Kuwait. Isa ako sa dumadami mong tagahanga sir. At naghahangad na sana mapansin at ma-share mo ang story ko. Totoo ko itong karanasan. Bilang isang taong may third eye kung tawagin ay hindi madali. Maraming weirdong tao ang naghahanap nito. Pero para sa akin, nakakasagabal siya. Nagsimula kasi ito noong maliit pa ako. 3 years old pa lang ako noon at 3 taon na din patay ang lolo ko. Ako ang unang apo sa anak na lalaki niya. Nag-iisa kasing lalaki ang tatay ko sa 5 nilang magkakapatid. Naghugas ako ng pinggan ng time na yon. Sabi kasi ng nanay ko, habang bata pa, dapat matuto na ako ng mga gawaing bahay. Sabi daw ng nanay ko, iihi lang siya sandali at huwag daw ako malikot dahil baka mahulog ako. Nakapatong pa naman din ako sa ibabaw ng banggera at para makababa at akyat ako sa murang edad ko, kailangan pa akong buhatin. Habang naghihintay sa pagbabalik ni mama, narinig na lang daw niya akong umiyak.
kaya dali-dali siyang lumabas ng banyo. Pagkalabas niya, laking gulat niya at nasa sala na ako sa baba habang umiiyak, daladala ang isang kutsara at pangsabon ng plato. Yung posisyon ko daw, saktong-sakto sa posisyon ko nung iniwan niya ako. Umiiyak pa rin ako at sumisigaw. Si Lolo, binuhat ako pababa. Mula noon, hindi na tumigil si Lolo sa pagpaparamdam sa akin. Hanggang sa nakasanayan ko na lang ang ganung bagay. Minsan natulog ako ng hapon. Napanaginipan ko si Lolo. Hawak-hawak ang kamay ko. Mga nasa 10 na ako noon. Sabi niya, akit daw kami sa bundok. Sa ibabaw daw noon, ay may ipapakita daw siya sa akin. Nang dumating na kami sa dulo, sinilip ko ang nasa ibabaw nito. Ang ganda. Parang paraiso. Inabot ni Lolo ang kamay niya. Una kasi siyang nakatungtong sa ibabaw. Sabi niya, halika na po. Pero nang inabot ko ang kamay ko, para akong unti-unting nahuhulog. Yun pala, paggising ko, niyuyugyug ako ng papa ko. At lahat sila, umiiyak. Alas 8 na daw kasi yun ng gabi at hindi pa ako nagigising. At ang nakapagbigay sa kanila ng takot ay dahil hindi daw ako huminga. Akala nila patay na ako. Kinuwento ko sa kanila ang nangyari sa panaginip ko. Kaya pumunta ang tatay ko sa sementeryo. Nakiusap siya sa lolo ko na tigilan na ako. Kasi mula pa bata ako, ganyan at ganyan ang nangyayari sa akin. Natutulog ako at si lolo ko lagi ang kinikwento ko na kukunin ako. Umiiyak ang papa ko. Sinabi niya sa lolo ko na kung mahal ako nito bilang apo, ay bantayan na lang ako at hayaang mamuhay na lang ng normal. Mula noon, hindi na tumigil ang mga kababalaghan sa buhay ko. Minsan, may negosyo kami. Laging yun. So, need ko pumunta ng bukid. Pagdating ko sa bukid, may bahay ako na pinuntahan. May daladala ako laging mga chicherya at kung ano-ano pa. Nasa taas na ako ng bahay nila. Sabi ko sa ginang, Nanay, heto oh, mga chicherya. Pakibigay dun sa bata sa may bungad ng bahay nyo. Tinawag ko nga, baka tatakbo sa kalsada. Nagulat ang ginang sa sinabi ko. Sabi niya, wala naman bata dito sa amin, ma'am. Sabi ko naman, Nanay naman, ngumiti pa ngayon bata. Naka-gray. Mga 7 or 8 years old siguro yun. May nunal sa mukha. Biglang humagulgol ang ginang. Sabi niya, Ma'am, anak ko po yun. May 7 taon na po siyang patay, ma'am. Nasagasaan ng motor. Ang ulo niya, tumalsik sa bungad ng bahay namin. At oo, naka-gray siya nung nangyari yun. Nanghina ako sa narinig ko. Hindi ko akalain na habang tumatanda ako, mas lumalala ang nakikita ko. Yung sa tingin ko, para silang mga normal na tao. Yung hindi ko na alam na yung kaharap ko na pala ay multo na. Marami pa sana akong ikikwento, Sir Paul. Pero sa tingin ko, humahaba na ang kwento ko. Maraming salamat po, Sir. More power po sa programa mo. Ako si Mon, hindi tunay na pangalan. Taong 2015, Agusan del Norte. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar, boss, para itago na rin. Unang karanasan sa bahay ng ate ko. Bali, itong bahay na to, house and lot na bili ito ng kamag-anak nila at sila na lang ang nagpagawa at nagpatuloy para gumanda ito. Kasama ko dito ang ate ko at asawa niya, mama ko at yung isa sa dalawa nilang anak na lalaki. Yung kuya niya bumukod na. Gawa ng may sarili na itong pamilya
Isang gabi, doon ako natulog sa kwarto ng anak niya, malapit sa teres. Kasi nga wala doong tao, nasa ibang lugar, gawa nung nagpapatakbo ng negosyo nila. Isang madaling araw noon, parang balisa ako. Nakahiga lang ako noon, pero gising ang diwa ko. Pero pagmulat ko ng aking mga mata, nakita ko mismo sa harapan ko, sa ibabaw ko, may nakadagan na isang matabang babae. Kulot ito at may mahabang buhok at kuko. Nanlilisik ang mga mata nito. Nakangisi pa sa akin. Nung mga oras na yon, hindi ako makagalaw sa hinihigaan ko. Gawa ng sobrang bigat niya. Ang nasa isip ko nung mga sandaling yon, baka yun na yung kamatayan ko. Kasi pinipigilan niya talaga akong makaalis. Lumipas pa ang isang minuto. Pinipilit ko talagang igalaw ang mga paa ko. At sa awa naman ng Panginoon, tinulungan niya ako para makaligtas sa bangungot na iyon. At simula nun, hindi na ako nakatulog. Pinilit ko na lang manood ng mga movies para abutin ako ng umaga. Ikalawang karanasan, doon pa rin sa bahay na yun, boss. Isang araw, pumunta yung ate ko, asawa niya, sa isa sa mga sikat na isla dito sa Mindanao. Bali, isang araw din silang mawawala kasi nga malayo yung pinuntahan nila. At ako yung pinakamalapit na kapatid na sinabihan para doon muna matulog para mabantayan yung bahay at yung mga gamit. Nung gabing yun, doon ako natulog sa may sala kasi may TV doon. Madaling araw na. May napansin ako sa hagdan na unti-unting bumababa. Maingay yun. Naririnig ko at sigurado ako. Kadena na parang hinihila. May naririnig din akong ganun-ganun yung tunog. Sa sobrang takot at kilabot ko, nagtalokmong ako ng kumot. Maya-maya, yung ingay na naririnig ko at nung kadena, naririnig ko na papalapit ng papalapit sa akin. Palamig ng pakiramdam ko. Samantalang hindi naman umaandar ang electric fan. Tapos yung lahat ng pintana naman, sigurado akong nakasara. Ang ginawa ko, buong tapang kong binuksan ng ilaw. Tapos ay nagdasal ako. Nagdasal lang nagdasal. Hindi na ako natulog nun, Sir Paul. Hanggang sa mag-umaga na at dumating ang kapatid ko. Boss, hanggang dito na lang ang kwento ko. Ikaw na ang bahala mag-ayos niyan. At dahil kilala mo na ako, boss, pakitago na lang ang totoo kong identity. Salamat, boss. At pasensya ka na kung medyo mahaba.